Okay lang. Magsitayo po ang lahat. Biba poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Ngayon ay magtipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Diba Poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo. Magandang hapon po mga kapatid. Tayo po ay pinayaan ng Panginoon na sa kabila ng pag-ulan, tayo po ay naririto sa pambansang Dambana ng ating poong Jesus Nazareno upang ipagdasal ang bawat isa at lalo tigit ang patuloy na pag-usad ng kampanya para po sa barangay elections at SK elections. Pagdasal din po natin ang tagumpay ng mga physicians, ng mga professional fisheries, ng mga geodetic engineers, electrical electricians at mga electronic engineers sa kanila pong board exam sa mga susunod na araw, ang kagalingan ng mga may sakit, ang lunas sa lahat ng mga suliranin na ating pinagdadaanan at ang lahat ng mga taong ating pinangakuang ipagdadasal. Upang muli tayong biyayaan ng Panginoon, hingin din natin sa Kanya ang kapatawaran sa lahat nating mga naging kasalanan. Panginoon, sa mga pagkakataong kami hindi naging tapat sa iyo, naging mapagkunwari at mapagbalat kayo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa maraming pagkakataong kami naging sinungaling sa iyo at sa iba, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. At sa mga pagkakataong di namin iniharap ang aming mga sarili sa iyo, sa kabila ng aming mga kahinaan at kasalanan at pagkukulang, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ni Jesus na iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong kalooban na ginanap ng iyong anak, ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung siya'y pinawalang sala dahil sa mga gawa, may ipagmamalaki siya. Ngunit wala siyang may pagmamalaki sa paningin ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, nananalig sa Diyos si Abraham. Dahil dito, siya'y pinawalang sala ng Diyos. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kaloob, kundi upa. Dadapat ang hindi gumagawa, kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala ay makasalanan, ay pinawalang sala dahil sa kanyang pananalig. Kaya't tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala nang di dahil sa mga gawa. Mapapalad yaong mga ang mga pagsuway ay ipinatawad na at ang mga kasalanan ay napawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di naparatangan. Dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lubos. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalangsang di ko nilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idain. At aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matwid at tapat sa puon, magalak na lubos, dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. Diyos na maaasahan, kami iyong kaawaan, kalingain at damayan.
Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, samantalang dumaragsa ang libo-libong tao, anupat nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Wika niya, "Magingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo. Ito ay ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na hindi mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay pagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunpaman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos, maging ang buhok ninyo'y bilang na, kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagpapasyang tapusin ang isang linggong paggawa sa pagparito sa pambansang dambana ng poong Jesus Nazareno at dumalo sa ating banal na misa ngayon. Palakpakan po nating muli ang mahal na poon. Palapit na po ng palapit ang undas at nararamdaman na ho natin ang build-up ng mga pangyayari, ang pagdagsa ng mga bulaklak, ang pagtitipon ng mga All Souls envelopes at gayon din ang lahat ng paghahanda para po sa darating na kapistahan ng mga santo at mga yumao ang undas. Ngunit medyo natatabunan po ngayon dahil sa nagsimula ng pangangampanya ng mga nais maglingkod sa bayan sa pamamagitan ng barangay at ng SK, mga sangguniang kabataan. Kaya't ipagdasal ho natin ang maayos na pangangampanya, kapanipaniwala at taus-pusong paglilingkod ng bawat isa. One time po, nung ako ay nakasakay sa taxi, nasabihin nyo, yayaman ni si Father, nagtataxi. Alanganin ho kasi yung lugar. Kaya wala hong ibang paraan para makapunta doon sa parokya, kundi ang taxi. Kasi kung ako ay mag-jeep na lagi ko nakakasanayan, 4 na sakay papunta doon sa parokya. So, pinenta ko ho, mas mura pa taxi. So, nag-taxi ho ako. Ayoko ho, Grab. Mahalang Grab. So, nag-taxi ho ako. At sa daan, nakita ho namin nung taxi driver, ang daming kulay. May kulay pula, may kulay azul, may kulay dilaw, may kulay puti. At marami hong nagbibigay ng mga sobre-sobre. Sabi ko, ano yan? Sobre para sa kaluluwa? Hindi po, sir. Ano yan? Eleksyon. Tingnan niya naman ang mga kulay nila na mamayagpag. Now, ito ho ang kalakaran ng eleksyon sa Pilipinas na ang mga nais manungkulan, mahalal sa panunungkulan,
visible, nakikita, lumalapit sa oras ng pangangampanya. Sana pagkatapos ng kampanya, pag sila'y nanalo na, visible pa rin sila, malalapitan pa rin sila o lumalapit pa rin sila sa kanilang mga constituents na nagboto, bumoto para sa kanila. So challenge ho natin yan sa lahat ng mga kumakandidato. Baka meron ho sa inyo. Meron ho bang kandidato dito para sa barangay elections? Wala, tuloy umamin. Si kuya. So panalo ka na kuya. Pangako ko yan. Tataya ako pagkapari ko. Salamat sa pagsisimba. So I hope na kung tayo ho'y visible, nakikita, lumalapit ngayong pangangampanya, nililigawan ng mga tao, pag tayo'y biniyayaan ng panunungkulan sa pagkapanalo, hindi tayo titigil na laging nakikita at lumalapit pa rin sa ating mga constituents na nasasakupan at pinangako ang paglilingkuran nila. Tama? Parang ayaw niyo sumagot. Tama po ba? Amen. Okay. Now, ito ho'y nabigyan ko ng pansin ngayon dahil sa ating pong ebanghelyo, narinig natin mula kay San Lucas ang paalala ng Panginoon na walang malilihim sa Diyos. Sa pagharap natin sa Kanya, nababasa niya kung sino tayo at kung ano ang laman ng ating isip, puso at kalooban. Basang-basa tayo ng Diyos. God knows us from head to toe. And to exemplify that, sabi ng Panginoon, bilang ng Diyos ang lahat mong mga buhok sa ulo. Sabi ko, Lord, siguro sa akin matutuwa ka kasi bawas na. No, binawasan na ho, no? Kumonti na. Ayoko namang dagdagan pa kasi pahihirapan ko pa si Lord magbilang. So, bilang daw ng Panginoon, ganun niya tayo kakilala. At kung ito ang paalaala sa atin ng Panginoon na walang nalilihim sa Kanya, walang natatago, lahat sa atin ay nababasa, nararamdaman niya. Marapat lang na sana po sa tuwing tayo'y haharap sa Panginoon, kung ano ang tunay nating damdamin, kung ang tunay nating saloobin, kung anong tunay nating kalalagayan, siyang ating ihahain. Ganda kong i-memorize, no? Kung ano ang tunay nating saloobin, kung ano ang tunay nating iniisip, kung anong tunay nating hangarin, kung ano ang tunay nating kalalagayan natin, siyang ating ihaharap sa Diyos at ihahain. Kasi hindi ho tayo pwedeng magbalakad kayo sa Diyos. Hindi tayo pwedeng magkunwari sa harap niya. Pag tayo'y nagkunwari, edi lalabas na sinungaling pa tayo. Niloloko natin ng Diyos. Wala hong nalilihim sa Panginoon. Kung ngayon, ayaw kayong makinig, sumilip kayo sa cellphone nyo, o kaya iba iniisip nyo, alam yan ng Panginoon. Kahit wala tayo sa harapan niya, kilala at alam niya ang pinagdadaanan natin. Kaya nga ang kanyang katiyakan at pangakong binitawan, huwag kayong matakot na pagtagumpayan ko na ang mundo. Ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Na hindi niya tayo iniiwan sa lahat ng ating pinagdadaanan, tagumpay o kabiguan, kasaganaan o kasalatan, lakas o pagkakasakit, tahimik na buhay o magulong kaisipan. Kilala, batid ng Diyos ang ating pinagdadaanan. At ito nawa ang sana ho'y lagi nating
ihahain at ihaharap sa Kanya. Lalo na ho, pagdating ho sa banal na misa, sa oras o bahagi ng pag-aalay, the presentation of gifts. Yun ang pag-aalay, no? Presentation of gifts. Ang dati hong katawagan, offertory, no? Offerers, ganyan. Pero ho, sa mas makabago at malalimang pagninilay, we present our gifts to God. Kaya ho, the presentation of gifts. Yun yung offertory, in short. Pero mas tama ho yung presentation of gifts, technically. At tama rin naman ho, theologically. Na sana, sa oras po ng pag-aalay ng mga hain, matapos yung panalangin ng bayan, inihain natin sa Diyos lahat ng ating mga kahilingan, pasasalamat at pinapangarap, kasabay ng paghahain ng alak at tinapay, inihahain natin sa Diyos ang buo nating sarili, isip, puso, kalooban, buong pagkatao, buong buo tayo. Tayo sa ating tagumpay, sa ating kabiguan, sa ating kasaganaan, sa ating pagiging hikahos, sa ating kasiyahan, sa lahat ng ating mga dagok at kalungkutan, sa lahat ng ating mga pinapangarap, at sa lahat ng ating mga di natupad na mga pangarap. Lahat, lahat, sana ho'y ating ihahain kasabay ng pag-aalay ng mga biyaya, tinapay at alak sa Panginoon. Upang ang lahat ng ito e babasbasan ng Panginoon at babaguhin niya, hindi upang maging kabigatan, kundi maging pagpapala at biyaya. Tulad ng kanyang tinapay at alak na nagiging katawan at dugo ng ating Panginoon. Ito nawa po, sana ang lagi nating gawin sa pagharap natin sa Diyos. Sa tuwing ako'y magdadasal, sa tuwing ako'y makakaalala sa Panginoon, anuman ang aking katayuan, anuman ang aking karanasan, anuman ang aking pinagdadaanan, anuman ang aking kalalagayan, hindi ko ililihim, hindi ko ipagkakait sa Diyos. Bagkus, lahat isusuko ko sa Kanya, iaalay ko sa Kanya, ihaharap ko sa Kanya. Ultimo mga taong hindi ko kasundo, ultimo mga taong may banta ng kapahamakan sa akin. Lahat. Mas madali ko kasing mag-offer Thanksgiving Mass kapag may intention. No? Pumasa sa board, may birthday, may biyaya, may pagpapalang tinanggap. Pero pwede rin ba tayo mag-alay sa Panginoon kahit wala? Wala akong trabaho. Wala akong mapupuntahan. Walang nakakaintindi sa akin. Wala akong magandang kinabukasan. Ito ho ang nais ng Diyos na sana'y lagi nating ihaharap sa Kanya. Siya na Diyos na nagkatawang tao upang tayong mga tao makatagpo ng lakas at pagtanggap sa Kanya. Na minarapat niyang maging tao upang makalapit tayo at matularan natin siya bilang mga tao. Kaya sana po sa tuwing tayo po'y magdadasal, sa tuwing tayo'y magsisimba, sa tuwing tayo'y haharap sa mahal na Poon, ang buo kong sarili, ang lahat kong karanasan, ang lahat ng mga taong bahagi ng aking buhay, lahat-lahat, iaalay ko at ihahain ko sa Kanya. Pumaharap po tayo sa maraming kawalang katiyakan. Hindi ko natin alam kung ano ang nakalaan sa kinabukasan.
Di ho natin alam kung anong mangyayari bukas. Di natin alam kung may maganda pa bang kinabukasan tayong tatamasahin. At sa lahat ng kawalang kasiguraduhan at katiyakang ito, takot, pangamba, pagkabalisa, di lang kasiyahan, di lang kasiguraduhan, di lang pagpapala, lahat nawang ito ay ihahain at ihaharap natin sa Panginoon. Huwag na ho tayong magkunwari sa harap ng Diyos. Higit niyang ikalulugod ang tunay nating pagkatao. Makasalanan, may kahinaan, may kalungkutan, may kagipitan na ihahain ko sa Kanya sa pagharap ko sa Kanya tuwi na. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, sama-sama nating ipagkatiwala sa Diyos lahat nating mga kasiyahan, kalungkutan, kasaganaan at kahilingan at ang ating tugon, Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura, at krus ay magpaalaala sa atin ng kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapang tiniis ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Patuloy po nating ipagdasal ang kaligtasan ng mga naiipit sa kaguluhan sa iba't ibang panig ng daigdig, ang kaligtasan ng mga sundalo, ng mga mamamayan, ang ikatatagumpay ng pagsisikap sa kasunduan ng kapayapaan at katiwasayan, lalo na sa Israel at Palestine. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Basbasan mo po ang pagsisikap at ang panalangin ng mga magbo-board exams, ang mga physicians, ang mga electronic engineers at technicians, ang mga professional fisheries,
ang mga geodetic engineers, ang mga naghahanap trabaho, mapasa kanila nawa ang katuparan ng kanilang mga pinapangarap. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Basbasa mo po ang mga nangangampanya ngayon para sa barangay elections at SK elections. Naway makita sa kanila ang katapatan, ang pagpapakumbaba, at ang tapat na hangaring maglingkod sa bayan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa katahimikan, ating pong ipagkatiwala sa poon ang lahat nating mga kahilingan at pangangailangan. O Diyos, amang makapangyarihan, sa pagharap namin sa iyo, kami lubusang naniniwala na kami ay nababasa mo. Batid mo ang laman ng aming isip, ang tibok ng aming mga puso, ang tinig ng aming katahimikan. Nawa ang lahat ng ito iyong pakinggan at bigyang katuparan sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Buong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay-alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo at katawan mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating nakayanan kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat, mga taong ipinagdadasal, lahat silang mga yumao na ating ginugunita ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhan ay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
sa kaitaasan. Magsinood po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad nang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kaming natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanan. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo't kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Ngayon pa lang, atin na silang ipagdasal. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Senora del Santísimo Rosario, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tayong lahat ay biniyayaang ituring ng Poong Nazareno ang kanyang mga kapatid. At dahil tayo magkakapatid, ang kanyang ama ay naging ama na rin natin.
Kaya't samahan natin ang Poong Nazareno sa pagkilala sa Diyos na Ama nating lahat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkaloba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Sa harap ng Diyos, wala tayong maitatago. At sana, kung kinikilala natin na ang bawat isa ay kawangis at kalarawan din ng Diyos, wala rin tayong itatago. Ipakikita natin at ipararamdam sa bawat isa na may kabutihang naghahari sa ating puso mula sa Kanya. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maaawa ka sa kasalanan ng sanlibutan, maaawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na naaalis ng mga
kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilood po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Minarapat niyang maging tinapay sa nagugutom, inumin sa nauuhaw. Diyos para sa ating mga tao. Mapalad tayong lahat nakaharap sa Kanya sa ating pagiging mga tao. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Buong Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Buong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samukot dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan mo po kaming umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag
po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samukot dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement, available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan o mga kakilalang na mayapa na o sumukabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na gaganapin sa ating simbahan. Mga palaala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Manalangin, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gib ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ipagdasal po natin ang maayos at makabuluhang barangay elections, lalo na po ang pangangampanya ng mga kandidato. Maging maayos at malinis nawa ang lahat ng ito. Ipagdasal din po natin ang mga physicians na magbo-board exams ngayong weekend and next weekend. At gayon din po yung ating mga yumao, sana huwag po natin silang kalimutan, ipagdasal at isulat ang mga pangalan na babasbasan po natin sa buong buwan ng Nobyembre. Hindi lang po dito sa Quiapo Church, sa Pambansang Dambana ng Poong Nazareno, sa lahat po ng simbahan, atin hong ilagak ang kanilang mga pangalan ng mga yumao. Nang sa iba't ibang simbahan, sila'y nadadasalan at nababasbasan. Kaya po, magandang meron po tayong master list na ipopotocopy
para sa lahat ng simbahang meron pong All Souls and Belhop, sila'y madadasalan. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Atin pong tanggapin at baunin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga intensyon, kahilingan at mga taong ipinagdadasal, lalo na silang di makadalo dulot ng iba't ibang kadahilanan. Maging ang kanilang mga dasalan at mga imahin, ang lahat nawang ito ay magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at laging magpakatotoo sa harap ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sabay-sabay po natin siyang awitan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Happy weekend po sa ating lahat.